ತಿರುಗಲು ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಯುಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಜೆಐ Okay, magandang hapon mga kalaro. May ipapakita kaming pyesa sa inyo na kinakabit namin sa quad para tulungan kami pagka nawala yung quad namin. So yun yung buzzer. Itong buzzer na to may sarili siyang battery. Kasi may mga instances kapag nag-crash yung quad at nabunot yung baterya sa may mga masukal na part, ang hirap hanapin pagka hindi tumutulog. So tara, check nyo. Ganito nangyayari. Pasaksak natin itong battery assuming na may power pack. So, nagising na yung buzzer. The moment na nag-crash, kunwari natanggal yung baterya, tatanggalan natin ang power, tapos bibilangin natin kung ilang segundo yung itinatanggal bago pa tumunog. Meaning, yun pa yung oras mo para magsimulang maglakad mula sa pwesto mo, nahanapin na yung quad. Lalo na sa masukal. Bubunutin natin, tapos start tayo. Yan. Maliit lang yan, dito sa may harapan, may sarili siyang baterya, I think 1S, pagka nabubunot na yung baterya for a certain period of time, tutunog ng mas malakas dun sa ordinary. So mas madali mong mahanap, matutulungan kanya maghanap. Unlike noon, pagka nagka-crash yung quad tapos nabubunot, from experience namin, nabubunot yung baterya, hirap na hirap kaming hanapin kasi walang nagbibigay ng idea nung location kung nasaan yung quad namin bumagsak. So ito, yan, tingnan natin. Okay, stop. So meron tayong 36 seconds bago tumunog. Ngayon, kapag ka tumutunog na yan ng ganyan at napulot mo na, ipipress mo lang to, tapos hold para mamatay yung buzzer. Meron din siyang ilaw. Meron din siyang beacon light. So, kapatayin natin dito. Hold lang. Yan. Tigil na siya. Tapos balik lang ulit. Reset na yun. So, yan yun. Yan yung buzzer na yan. Nabibili yan sa Shopee. Meron sa Shopee niya, meron sa Lazada. Lalo na yung mga bago pa lang, sinasuggest ko maglagay kayo ng buzzer para madali yung mahanap. Although, yung iba naman, nare-record sa goggles, pero para mas madali, makatulong. Yan yung buzzer na maayos.